sinundurin yung pick ako neto eh. Oo. Ay, yung mga magagandang all bagay. Yan. All original. Oo, all original yan. Yung kanta ka ko. Okay, medyo sounds, ano na yun, sound off na yun. Yung lang nang i-release. Sana magkaroon ng grupo na ano, no? Hindi naman mangkataasan ng tapos ng ilong. Eh, iba na ngayon, syempre. Okay, sabi ni Ted Pailon, sana magkaroon tayo ng mga grupo na hindi matatangos ang ilong. Manong Ted, madami naman. Nitong nakaraang linggo lang, nang i-release ang Surreal para po sa Salt. Parang ano, parang si Atgird, parang medyo off na. Kasi ano eh, kung gusto niyong bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag or mag-ano pa, i-stop niya, magpapa-interrupt siya. Pero si Ate Girl parang dinedire-diretso na siya. Parang na-off na rin si Ate Girl. Hello. Justine SMB Gada from His Beautiful Mama Gemma. Sir Ted Pailon naman, di ko po, di po nakaka-premium. Actually, hindi siya jokes. Oo, actually hindi jokes yon yung pagkakasabi ni Manong Ted. Nakakaano, as in nakakadesmaya from an anchor or sabihin na natin mas mataas at pangunawa at malaki ang eksperyensya sa mga gantong komentaryo. Hindi mo rin minsan mawari kung saan nangyayari ang mga bagay-bagay. Bigyan ko kayo ng dahil sa sinabi ni Ted Pailon. Okay, bibigyan ko kayo ng artist. Hindi katangkaran. Hindi ganoon kaganda ang pangangatawan. Hindi physically, visually or yung looks. Okay, moreno, hindi ka ganoon kakinisan. Okay, tapos yung facial expression, yung facial visual niya, okay. Sabihin natin, sabi niya, hindi matangos ang ilong, dapat yung mga pango. Sa tingin niyo ba, yung ganyang grupo, okay, ilagay niyo sa stage, and then, i-market niyo, sa tingin niyo mamamarket? Cops and hello mga kasisi, welcome back to my channel and welcome back for another reaction video for SB19. Eto, medyo, sinundurin yung pick ako neto eh. Oo. So magko-comment tayo about SB19, isa sa mga comment ni Ted Pailon na nag-trend sa X. At pagising ko, ito yung nakita ko ha. So, ihimay-himay din natin. Ito, nangigigil din ako dito eh. Yung mga comment na side comment, medyo hindi maganda. It's only 1 minute and 38 seconds, pero ang grabe nito as in. So, panoorin natin to, pakinggan natin to. So, bibigyan natin siya ng ano, puntos per puntos. Try natin. Nangigigil ako dito. So, let's go sa loob. Okay, it's about unnecessarily comments to SB19 Justin's visual. Okay. Top trends in the Philippines, Ted Pailon. Okay. Ay, yung mga magagandang all bagay. Yan. All original. Oo, all original yan. Yung kanta ka ko. Okay, medyo sounds, ano na yon, sound off na yon yung all original. So parang ano na yon, ibig sabihin noon parang two sides na agad yung comment niyo na yon. And kinlarify nung babae yung song. Even si Justin in fairness, inspirasyon niya po sa awitin ay mga magagandang mga Koreano.
kasama na din yon. Kasi nga, okay. Ever since naman, meron na tayong P-pop noon pa. Bago pa talaga dumating tong panahon na to, meron na, may mga pop na talaga, di ba? Andiyan yung mga dati pa na, pero hindi lang ganto kaingay. And because nasasabi nilang Korean, kasi yung looks, number one, yung pananamit, and anong gusto nyong damit? T-shirt, ganun. Tapos jacket, ganun. Tapos magpe-perform, tapos walang kailangan i-enhance para maging maganda yung visual, ganun. Okay, go. From K-pop, meron na tayong P-pop group, which is SB19. Ang inspirasyon niya nga po sa kanyang mga songs ay yung magagandang bagay lang na hango sa kanyang imahinasyon. Nitong nakaraang linggo lang nang i-release. Saka magkaroon ka ng grupo na ano, no? Hindi naman mangkataasa ng tangos ng ilong. Iba na ngayon, syempre. Okay, sabi ni Ted Pailon, sana magkaroon tayo ng mga grupo na hindi matatangos ang ilong. Manong Ted, madami naman. Hindi lang SB19 ang matatangos ang ilong. May mga grupo din na hindi din matatangos ang ilong. And yung sinasabi niya na sana hindi matatangos ang... May problema po ba tayo sa matatangos ang ilong? Eh paano yan kung bawa Pinoy ka? And your parents is mixed. Diba? Mga lahi-lahi nila. May mga lahi. Tapos pinanganak ka. Paano yan kung matangos ang ilong mo? Tapos maganda visual mo. So kasalanan mo yun. Kasalanan ng parents mo yon na ganun yung visual mo. Tapos, nabigyan ka ng pagkakataon na lumabas or mag-perform sa gintong platform. So, kasalanan nyo po yun. Ganun, na nagkaroon ng ganun. So, eto nga din. Kasi, aminin man natin, ang culture natin mga Pinoy is nauna tayong nag-admire sa foreign artist bago tayong mag-admire sa mga gantong mga pop ng mga artist sa Pilipinas. Siyempre, diehard, ano tayo, ang Pinoy is diehard fan or talagang K-pop. Ang daming Pinoy supporters ng K-pop. Siyempre, ano bang meron sa K-pop? Diba? Visual, number one, visual. Yung appearance, kaya tayo na-attract. So, siyempre, yung mga Pilipino din, hindi naman sinasabing lahat ini-enhance. May mga pagkakataon lang din naman na kailangan, 'di ba, i-emphasize or bigyan ng pagkakataon na mabigyan ng bagong visual yung itsura ng isang artist. So ganoon, hindi naman po lahat ng mga matatangos ang ilong. Meron din pong ibang artist na P-pop na hindi po matangos ang ilong. Opo. Oo, kung naano niyo, balikan niyo po yung iba. Oo, kung hindi niyo po try niyo po magpa-research. Oo, sa ano niyo, sa assistant niyo. Nakakaloka 'yon. Para talagang original. Oo. So ibig sabihin po ba pag matangos po ang ilong tapos may mga kulay ang buhok, yung visual sa inyo ay parang copycat ng ibang artist ng ibang bansa. Hindi niyo na po ba masasabi na original ang isang artist base dun sa looks? Ang inaano po nila is yung kanta. Ang inaano po nila dito yung talent nila. Ang pinopromote po nila dito is yung culture ng Pilipino, yung music ng Pilipino. So ano ba ang mas timbang sa inyo? Oo, Manong Ted. Ganon. Nitong nakaraang linggo lang, nang i-release ang Surreal para po sa Salt. Parang parang si Atgird, parang medyo off na. Kasi kung gusto niyang bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag or i-stop niya, magpapa-interrupt siya. Pero si Ate Girl parang dinedire-diretso na siya. Parang na-off na rin si Ate Girl. Hello, debut ni Justin. Ilabas. Mm-hmm. Oo. All ano yan? An adult. Stream determinado and okay. Ted Filon apologize to Justin. Wala na kayong masabi, kinisiraan nyo na lang ako. Justin, SMB God, I promise, beautiful mama, Gemma. Sir, Ted Pailon naman, di po nakaka-premium. Yun ang sinasabi ko, what if yung parents mo is mixed nationalities?
paano kung nakuha mo sa side ng tatay yung pagiging matangkad, pagiging makinis, pagiging matangos ang ilong, so kasalanan mo po. Kasalanan po ng artist yun, kasalanan po ng bata yun. Oo, nakakaano lang, nakakasad yung mga gantong side comment. Di ko pa binasin kanina kasi na ang busy ng lolo mo at ayoko ma-stress. Pero medyo ma-remark si Ted Pilon, ilugar natin sa tama ang mga jokes. Actually, hindi siya jokes. Oo, actually hindi jokes yun yung pagkakasabi ni Manong Ted. Not every Filipino is pango. True naman din. There's nothing wrong with being mixed Filipino. That's true. Magpa-enhance man or not, walang mali doon. Yun yung sinasabi, di ba? Tayo mga Pilipino kasi, mas nauna natin na-admire ang ibang nationalities or ibang artists bago yung artists natin. Siyempre, pag naano na tayo doon, naluto na tayo doon sa mga ganung looks, tapos pupunta tayo doon sa i-visualize natin yung Pilipino. Not all Pilipino as matatangos ang ilong number one. And then, visually, moreno, hindi katangkaran, and then, diba, ahahanapan mo na comparison eh. So kung ikaw ang artist na ganun at gusto mong maging presentable at mas more pleasant, syempre, kung kailangan i-enhance, bakit hindi, diba? For everyone, visual appreciation, yun ang number one talaga eh. Aminin man natin sa hindi, looks ang number one. So, kaya hindi rin ano eh, hindi mo rin maiinis or hindi mo rin maiaalis talaga yung mga ganitong mga comment na ano, na sana lahat na lang all natural. All natural. So ano yung parang kailangan na lang ano, organic, ganon. Kahit organic man yan, kailangan pa rin enhance, ini-study pa din yan, di ba? Para mas ma-enhance yung pagiging organic. Ganon po yun, Manong Ted. Pilipino ba yan? Or original yan? Ano? Yung kanta kako. Sana magkaroon tayo ng grupo na ano, no? Di naman mga kataasan ng tangos ng ilong para talagang ano, original. O diba? Nakakaano, as in nakakadesmaya from an anchor or sabihin na natin mas mataas at pangunawa at malaki ang eksperyensya sa mga gantong komentaryo. Hindi mo rin minsan mawari kung saan nangyayari ang mga bagay-bagay. It's not Justin's fault if he born to be so good-looking. True. He is deserved to apology from the insecure or rude. And yun na nga eh. Hindi siya joke eh. Kasi number one, yung appearance nung nagsalita is apakaseryoso. Second, hindi rin nagjo-joke yung partner niya. So, how you find as a joke. And after niya magsabi, hindi siya nagsabi, oy, joke lang yun ha. Wala siyang kabeg, wala siyang bali. Kumbaga. So, nakaka-offend as in. Actually, kaya, hindi ko mabasa, oo. Palampasin ng mga basher, but hindi ito bashing, true, but surely an educated bias, discriminating opinion galing from Ted Pilon, nakakawala ng respect and credibility, speaking not just an 18 but as an offended heart Filipino. Yun na nga, di ba? Paano yun? Yun yung sinasabi ko eh. Paano po yung mga Pilipino na binigyan ng chance na magkaroon ng magandang magulang, gwapong magulang, and pinanganak na nasa marangyang buhay na makinis, matangos ang ilong, pero Pilipino sila, pure Pilipino. So, ano tawag po natin doon? Opo, alien, ganon. Kaloka. Yung kapwa ko pan boys na pangood dyan, Kebs na sa talent, it's your time to shine. Buo na tayo ng P-pop group. Kalabanin natin ng SB19. Kuhaanin natin nating manager si Ted Pilon. O sige, go. Who knows? Original po ba? Original just visual everyone. Pure Filipino talent at creative director, CEO, number of... Diba? Nakakasad lang sa katulad ni Justine na he pushing so hard.
to actually hindi mo niya kailangan i-please lahat. Kung ano lang, kung sino lang may gusto, but Justin is trying hard, really hard. 100%, 1000%, pushing hard to please, 'di ba? Kasi hindi naman niya kasalanan, number one, ang pagiging good looking, but other side from good looking, talented, very creative, funny, charming, di ba? And hindi ikinahihiya ang pagiging Pilipino. So, hello, di ba? So, disappointed with Del Pailon, a member of the media should hold themselves to the highest standard. Okay, there's so many layers to his comment and non-adjustable. It's very crude and nakakaano lang talaga, nakakasundo ng pika. 'Di ba? Yung pagising mo, tapos titingin ka sa mga feeds mo sa social media mo, tapos ito yung magiging ano. Ang nag-comment pa Pinoy pati, 'di ba? Okay, last bago natin 'to i-end tong reaction video na 'to. Bibigyan ko kayo ng sample. Okay, bigyan ko kayo ng dahil sa sinabi ni Ted Pailon. Okay, bibigyan ko kayo ng artist. Hindi katangkaran. Hindi ganun kaganda ang pangangatawan. Hindi physically, visually, or yung looks. Okay, moreno, hindi ka ganun kakinisan. Okay, tapos yung facial expression, yung facial visual niya, okay, sabihin natin, sabi niya hindi matangos ang ilong, dapat may mga pango. Sa tingin niyo ba yung ganyang grupo, okay, ilagay niyo sa stage and then i-market niyo, sa tingin niyo mamamarket? Sa tingin niyo, hindi naman sa pamamaliit ha, o baka mabaliktad tayo dito, sa tingin nyo ba magiging ano, kaakit-akit, kaaya-aya, di ba? Kaya nga, di ba, bago ilabas or bago natin ilagay sa media or i-present ang isang artist, kung kailangan i-ano pa natin, i-mold pa natin sila as a visual or good looks, i-ano natin sila, i-mold natin sila para pagdating dyan sa harap nyo, kaaya-aya. Kahit naman din sino, ang hirap kasi magbitaw ng word kasi marami masasaktan, nagiging in general, but kahit sinong iharap ninyo na hindi visually good looking, kahit sino pa yan, hindi pa din. Oo. Eto na, marami tayong Pilipino na very talented, very creative, very visual o pagdating sa music, as in may talent, o ba't hindi nabibigyan ng pagkakataon, di ba? Kasi in looks kasi ang minsan, hindi pala minsan, looks kasi ang nagiging standards natin. So yun ang anihin natin, yun ang tanggapin natin, looks ang nagiging standard natin, but all P-pop group are good looking, and not all P-pop group are matatangos ang ilong, but very talented, pure Filipino, and nakakasundo ng pika. From ha, from ako, from Ted Pailo, Manong Ted, media, ang tingin mo sa kanila is open-minded, broad, and yung perspective ng pag-iisip is very pinag-isipan, and then yung mga gantong side comment, nakakaloka lang. So yun lang gusto kong sabihin, mga kaps at mga kasisiw, kasi naano naman din ako, nakaka-offend din naman din talaga yung mga ganong comment. So diba, para ako, hindi ako kaharap sa inyo ng tsaka, diba, hindi ako kaharap gagawa na reaction ng tsaka yung itsura ko. Mag-aayos ako, so nagkukonturbang ako ng ilong para maging matangos ang ilong ko eh, para maging pleasant ako sa harap ninyo. So sa tingin nyo, kung hindi ako nag-ayos or yung natural lang, diba, parang hindi nakaka-confident din eh.
So, yun ang gusto kong sabihin. So, thank you so much po mga kaps at mga kasisiw. Sana wala tayong na-open, sana wala tayong nagalit. Wala tayong ano, comment kayo dyan kung ano masasabi ninyo. I-correct nyo rin ako. So, yun lang. Thank you so much for watching.